natin dito ang mga boltahe, mayroon naman siyang supply. Si try natin to na saksak plug in. Magandang araw po sa inyo and welcome back naman po sa ating channel. Mayroon naman tayong gagawin dito na speaker, Bluetooth. Hindi ko alam kung ano ang diferensya nito, kaya subukan naman natin itong i-plug-in. Okay, naka-on na ang switch nito, pero nakita natin na hindi umilaw ang kanyang indicator lid, so wala talaga siyang power. So ang sunod lang gagawin natin dito ay buksan natin, tingnan natin ang loob nito kung anong diferensya. Baka power switch lang to or itong plug. Female plug, medyo maluwag siya. Sige, buksan natin to. Na, nakabukas na. Yan ang laman. Yan. Napaka-basic lang ng turbo na to, guys. Ay tingnan na nakita natin ang kapasitor na lumubo o humabog. So yan ang dahilan siguro ng hindi siya nagka-power. 400 volts. So tanggalin natin yan. Ito na siya. 22UF by 400 volts. So, yan. Sumabog. Dahil sabog naman ang kapasitor na filter, 400 volts, so kailangan pa rin natin na i-check ang ibang pisa nito na malapit lang sa filter. Dahil sumabog siya, so siguro may dahilan to pa bakit siya sumabog. Check natin ang mga IC, regulator, saka diode. So yun ang siguro may short sa diode. Kailangan pa rin natin yung i-check ang malapit lang sa power supply. Okay. Na nakakonect dito sa may kapasitor. Kasi dito naman sa kabila ay konektado sa diode. Ito nga diode, dalawa. Tapos konektado dito sa transformer. Yan ang transformer na yan. So para mabilis natin na makita o matrace ang short, so ating ihahang itong dalawang pin na to. Katiho na to. Lagyan natin ng lid para mabilis ang pagtanggal ito. Okay. Ito nga trouble ay pang ano lang to, sa mga hindi pa nakapag-encounter ng mga ganito na hindi wala siyang power. So napaka basic to sa mga bitirano na mga technician. So natanggal na natin ang dalawang pin ng IC. So testin na naman tayo kung wala ba short sa linya. So
So nagyapon, meron pa rin yun ang short. So dito na natin makita ang short, oh. Direct na tayo dito sa may diode. So bali sa nag-check ta kanina, nahang natin ang duha ka pin sa IC regulator. So wala siyang short dito. Nakita natin dito sa may diode, apat na diode na SMD ang nakita natin na may short siya. Tinanggal na natin to, isa, dalawa, tatlo at apat. Yeah, ito na. So yan ang short na nakita natin sa board. Yan, oh. Nag-basher na siya sa tester. Pang-apat. Oh. So wala naman tayong pangpalit ito sa ganito na mga pisa na SMD ay kukuha lang tayo ng diode na medyo ganito nga diode. Yan. Yan ang ipapalit natin para mabalik siya sa normal. Okay, ikabit natin to. Itong diode na to ay yung kinuha natin ay galing yan sa DVD. 400 volts pa rin ang filter capacitor namin na nakakonekta nito. So pwede ito natin ikabit na dito sa board ng live speaker kasi ang capacitor na nito ay 400 volts rin na nakakonekt. So ang ipapalit rin natin dito ay galing din sa DVD power supply. Binunot lang natin galing dito. Yan. At ito namang capacitor na ipapalit natin. 400 volts 22 UF magkaano lang siya. 400 volt 22 UF yan ang ipapalit natin. So, iuna lang natin ating ikabit ng mga diode. Yan na diode. Try na lang natin ito ay gamitan ng paraan para makabalik sa normal. Okay. Bali, ano lang natin, idikit lang natin ito dito sa may nilagyan ng SMD, ang mga paan itong mga diode na ito. Ganon din na sa kabila. So, ang portion na harap natin dito yan, oh. Kung nakita natin yan, may sign siyang puti, yan ang sign ng positive. Kabila naman ay negative, yung walang guhit na puti. So kung saan ang negative sign ng capacitor, ito ang walang guhit, yan ang ikonekta natin. Okay, natapos natin ikabit ang diode dito na apat na diode. Oh, ganito ang hitsura ng pagkabit natin, oh. Ang positive sign ito puti. Ito ang positive sa paan ng capacitor at negative naman ito. At negative ng side naman dito sa kabila. Ito dalawa. So ganyan ang pagkakabit. Hindi ko na lamang to pinapagandahan ng pagkabit. So ang importante nga nakakabit natin ito. Sa pag-connect natin sa capacitor, yan, no? Tingnan lang natin dito sa board na may sign, may guhit siya na puti. Yan ang iharap natin dito sa may guhit din sa capacitor. Na yan ang negative sign. Ito. So, ganyan din ang pagharap natin pagkabit. Para hindi siya mabaliktad. Kasi pag nabaliktad to, sabog agad. Sumabog siya pag na-supply natin ng kuryente. Okay, tapos na natin ikabit ang kapasitor. So, hininang na rin natin ang paan ng transformer saka IC. Yung pin ng IC na nakakonekta sa
negative ng kapasitor. So try natin to. Bali mayroon pa siyang open na fuse dito, makita na connection nag open. And then dito naman itong may dalawang paa na may dalawang pin dito na nagkaharap at nakatapat. Yan ay ceramic na blue. Ceramic capacitor na blue. Ang value nito ay 102. 1 kBE. Okay, try natin itong ikabit. Try natin itong supply ng kurente. Nakakabit na lahat yan. Na pati mga pisa. Yan, nasukat na rin natin dito ang mga voltahe. Mayroon naman siyang supply. Si try natin itong na saksak plug in. Yan o, may power na siya. So ikabit natin itong speaker at subukan natin itong patunugin. Twitter. So connection sa woofer itong kamila naman. Okay. Yan. Testingan natin yan. Testingan natin kung mayroon ba siyang tunog. The Bluetooth device is ready to pair. Music. Okay na to guys. Nala, mayroon na siyang normal na siya ang tunog. So hanggang dito lang video natin. Maraming salamat po sa inyong pagpanood at huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa aking channel at pindutin ang bell button para masundan ang sunod pa natin ng video. So maraming salamat po sa inyo.